guys, it's Cap Alex, and in this video makikita nyo kung paano ba natin sinimulan, ginawa at natapos yung ating loft style bedroom. So guys, itong part na to is yung ginagawa pa lang talaga yung bahay natin. So kakatapos lang mag-finishing. And this part is yung naggawa na kami ni Papa ng ating pinaka-loaf or pinaka-frame and yung pinaka-base natin for our loaf bed. So guys, in this part makikita nyo na nilalagay na namin yung ano, yung first na stair. Actually yan yung original na plan, straight lang yung stairs, pero nung umaakyat na kami medyo mahirap. So ang pinagdesisyon na namin na yung pinaka cabinet ko, and ako mismo yung nag-design and si Papa yung naggawa. So yan na yung ano, magiging stairs. So tinanggal namin yung unang stairs na bakal kasi medyo mahirap umakyat and baka madulas ako. So ayan na lang para mas madali and mas maganda din siyang tingnan. So cabinet na siya and stairs. Sa pinaka base nung ano natin loft bed, nakagastos ako ng dalawang ano, plywood, marine plywood, and itong pinaka stairs natin or yung pinaka cabinet natin is nakagastos kami ng tatlo or nakaubos kami ng tatlong plywood. So bali limang plywood lahat-lahat yan. So ito naman guys yung na masilyahan na yung buong room natin, and trinay ko lang ilapag yung bed natin na nabili dati. So if ganyan pala siya kaluwag dun sa taas, so sobrang laki kasi nung ano, nung space pala sa taas natin and yung pinaka loft bed natin. Kasi yung bed natin guys, ang size niya is 70 by 75 inches. Na guys, meron na tayong ceiling and kami lang din ni Papa yung gumawa niyan. So ang ginamit namin dyan na ano is yung gypsum board or gypsum board, kung ano man yung totoong pronunciation nun. Basta yun yung board na ginamit namin dyan. And minasilyahan na din, and that day pininturahan na din yan. So guys, sobrang ganda niya na talaga, and it's been months na nag-antay ako para magawaan namin and makapagbigay kami ng time para matapos yung room. And ipon din syempre kasi medyo magastos din talaga mong paggawa ng room, yung mga plywoods pa lang and other materials talagang medyo pricey na din talaga. Pero ano, at the same time sobrang fulfilling and sobrang nakaka-happy kasi unti-unti nabubuo yung dream room ko. Naka-design nga pala namin guys dito sa ating ceiling. Medyo madami yung ilaw na nailagay kasi hindi tumama or di sumakto yung pinakagitna niya. So medyo nadoble yung pagkakalagay ng ilaw. Pero okay lang din siya guys para may liwanag ang buhay. And huwag niyong alalahanin masyado guys yung ano, consumo niya sa kuryente kasi hindi ko din naman siya always na binubuksan. And LED lang naman siya and medyo mababa lang yung watts niya. 5 watts lang siya guys. So hindi siya ganun kalakas kumain ng kuryente. So ayun. Guys, nalagyan na siya ng base paint which is yung white. And bukas, gagawin na siyang gray kasi ang ano ko talaga sa room ko is gusto ko gray talaga. And let's see kung ano magiging itsura niya bukas guys, and I will update you then. Pero as of now guys, sa putik pa lang, diba, sobrang ganda niya na tingnan. What if magkaroon pa siya ng dark shades? And meron pa rin tayong ititira, magkakaroon pa rin tayo ng mga whites. May mga white pa din dyan na matitira na part. Pero pinaka wall natin is gray. So yung mga part lang sa ceiling natin and yung pinaka base sa loft bed or yung ilalim sa loft bed, yun lang yung i-white na ititira. And ayun, ipakita ko lang din sa inyo. So eto na siya guys. Nung sinisimulan na siya, pinturahan. So meron pa siyang mga ano, mark kasi i-double shade pa siya guys mamaya. So yung mga minasilihan ulit is yung mga ano pa, hindi pa siya masyadong makinis. So nilagyan ulit ng masilya, and ito na yung sa taas niya guys. Sobrang ganda niya na talaga. That day guys, nung ginagawa itong ano, loaf bed ko or pinipinturahan, talagang sobrang na-amaze na ako kasi sobrang ganda talaga nung kinalabasan. Hindi ko in-expect na magiging ganito siya kaganda. And I'm so happy, so fulfilled, and so wala, so happy. Sobrang saya ko lang talaga guys. So
ngayon guys, minasilahan yung mga part na medyo bako pa, so hindi pa siya makinis. So mamaya kikis-kisin pa nila ulit yan and then pipinturahan ulit. So ayan na siya guys, yun yung sinasabi ko sa inyo na matitirang white sa pinakisame and may mga design na gray. So dark gray, bali two shades of gray, medyo meron tayong matte gray, meron tayong light gray na shade. So yung pinaka cabinets natin is yung matte gray and yung kabilang wall which is yung may mga switches, dark gray din siya. And yung tatlong sides ng wall is light gray. And yung pinaka ceiling natin, yung pinaka ilalim ng loof bed and yung pinaka base ng ceiling natin is white lang din siya, plain white lang din siya. And yung design, yung pinaka design natin dito sa ating ceiling, yung nakikita nyo na gray is dark gray din siya guys. So gumamit ako siguro ng mga 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 na ilaw para sa aking aking kwarto para maliwanag ang buhay. Kasi apat yung gagamitin dun sa taas, apat dito sa ilalim ng loaf bed, and 10 yung pinaka dito sa design na ilaw. And sa CR ko pa is may dalawa pa. So umabot tayo ng 20 na ilaw sa ating kwarto. The day guys, natapos ng pinturahan yung kwarto natin. Hindi pa lang namin na ilalagay lahat ng ilaw, so apat pa lang para makita lang namin yung mga bako-bako. So ito na siya guys. Grabe guys, sobrang ganda talaga nung kinalabasan and talagang nakaka-happy, sobrang nakaka-happy talaga as in. Then guys, ito na yung nalagyan na natin ng ilaw lahat. So medyo naiba lang yung ilaw dito sa ating merong white and merong warm white, pero nagkakasabay din yan minsan guys, hindi lang talaga nagkakasabay yung pagkaka switch niya. So naiba. So tricolor nga pala lahat ng ilaw natin, which is white, warm white and yung cold white na tinatawag. Actually guys, meron nga din pala tayong cove light dyan sa pinaka-design ng ating ceiling. So, hindi ko lang siya nabuksan. So, maybe in the next video, makikita nyo siya. And ipapakita ko din talaga yung full room tour natin with the gamits na mga nabili natin. Gamits, so Tagalog with S. So, mga gamit, mga bagay-bagay na nalagay natin sa room. So, ipapakita ko yan lahat sa inyo soon, very soon. Ngayong February din yan guys. So guys, ito yung ating loaf bed and medyo makalat pa siya and medyo marumi pa siyang tingnan kasi hindi ko pa siya nalalagyan ng mga mats or na tinatawag natin ng mga vinyl tiles kasi soon lalagyan ko din siya and ipapakita ko din siya sa inyo guys.
So guys, that's all for today and I hope you like this video and don't forget to subscribe and click the channel button para update kayo lagi sa ating mga videos and I will update you soon pag natapos na natin yung ating room and hanggang sa susunod, bye bye!